Intersection na Trimar TP, nag-init agad sa kanilang unang laban si MDLID na kung saan alam nyo ba kung ano talaga ang plano ng dalawang ito? Marahil may mga nagsasabi sa kanila na ang hina-hina na nila bakit kailangan nilang dumaan si MDL ng Indo at mapunta pa sa isang hindi naman kilalang koponan at sayang lamang ang kanilang mga naumpisahan. Kaya ang tanong, sayang nga ba? Ano ba itong nais makamit ni Naraflesia at Trimar? Bakit dito sila dumaan? Pero dahil nandito ko na rin naman sa aking channel, baka pwede mo naman akong suportahan na maabot ang pangarap kong 800k subs bago matapos ang taong ito. Salamat! Unang-una, pag-usapan na muna natin yung patungkol kina Trimar TP at Intersection. Sa mga hindi nakakaalam, sila nga ay nasa team na Pendekar Esports na, isang MDL team sa Indonesia. At malamang sa alamang hindi mo kilala ang team na ito dahil sila nga ay baguhan pa lamang at sa katunayan ipinasok lamang nila sa qualifiers ang Pendekar at first time nga nila ito sa MDL. At sa katunayan ulit, dalawang membro pa lang nila ang siyang nakapaglaro na sa MDL noon dahil sila nga ay parehong nagmula sa PUBG Esports last season, pero yun nga lang, nalaglag sila sa MDL. Kaya pagdating nila Trimar at Raflesia, abay alam nating uuki talaga sa team na ito at ilalan natin si Raflesia bilang isa sa pinakamaaasahang tank dito sa Pinas at ilang beses na niyang napatunayan ito. Kaya nga sa pinakaunang laban nila kontra sa RRQ Senna, abay balagbag nga agad ang mga koya mo at binigyan agad ng maagang 2-0 ang pambato ng RRQ Hoshi sa MDL. Dito na rin ay nakita naman natin na sobra silang naging masaya sa kanilang pagkakapanalo. At sa katunayan, sa sobrang kagalakan ni Trimar ay nagbiru siya, nahahalikan niya ang kanilang jungler. Pero ang hindi niya inaasahan ay papalagpala ito at aakbang hahalikan rin si Trimar ng lips to lips. Kaya kung ikaw ay nakapanood ng live, abay mapapahagal pa ka talaga ng inam sa pangyayaring ito. Malamang sa alamang kasi ay hindi ganun kakilala ng mga taga-Indo ang mga galawan nating mga Pinoy, yung tipong uso sa atin ang aapir pero nabale at uso rin sa atin ang kiss pero nguuso. Pero ang LD lang nitong jungler nila na talagang handa na sanang humalik kay Trimar, pero ang mas nakakatuwa sa kanila ay tila ba malapit na sila agad sa isa't isa na kung saan ito namang talaga ang pinaka-importante sa isang koponan. Pero ingat-ingat sa sobrang pagiging malapit sa isa't isa dahil alam naman natin kung anong pinaka-goal nitong dalawa. Sa mga hindi nakakaalam, kung ikaw ay kabilang MDL team, halimbawa na nga lang itong Pendekar Esports, ay pwedeng-pwede kang kunin na mapunta sa isang koponan na may islat sa MPLID. Paano ko nasabi? Dahil noong season 1 ng MDLID ay may team rito na Victim Esports. At membro nila si Renbo na di kalaunan ay kinuha ng BTR sa MPL at ngayong papasok ang MPLS 11 ay siya nga ang pumalit kay RRQ R7. At noong season 2 naman ng MDLID ulit ay may team na nakapasok at ito nga ay ang Siren Clan. At isa sa mga membro nila noon ay si Samot na ngayon ay nasa Onyx Esports na kasama si Kyrie. At noong MDL Season 3 ay mayroong Kings Esports at membro nila si Violence na di kalaunan ay kinuha ng RRQ Hoshi kasama ni Violence si Krite noon sa Kings Esports, pero siya naman ay napunta sa EVOS Esports. Sa madaling salita, kabatang, alam nyo na malamang kung bakit nasa Pendekar Esports ngayon sina Raflesia at Trimar. Kumbaga mula sa team na ito, alam nilang magiging stepping stone ito patungo sa isang MPL ID team. Ibigay nating halimbawa ang sinabi nitong RRQ CEO na si AP Kabatang, dahil ang taong ito ay willing naman talaga kumuha ng PH players. Pero para kasi sa kanya, mas gusto niyang dumaan muna sa MDL ang PH players na kanyang kukunin. Kumbaga, yung taong ito ay gustong maging patas para sa mga players na pilit nagpapalakas sa MDL team bago nila maabot ang MPL dreams. At malay mo, pagkalipas ng isang season ay mapansin niya sina Trimar at Raflesia. Ito, tandaan, si Coach Arcadia at Raflesia ay malapit na magkaibigan at alam ni Arcadia kung paano o saan ang tamang daan papasok sa koponan na kanyang hinahawakan ngayon. Kaya huwag ka nang magtaka, kabataan, kung bakit kailangan o bakit naisipang dumuan pa talaga sa qualifiers itong sina Raflesia, abay ito lang naman ang kanilang malupit na plano.
Pero syempre alam ko may nag-iisip dyan na kesyo bakit hindi na lang sila nag-MDL dito sa Pinas. Total, mayroon na rin namang MDL dito sa atin. Dito kabatang sa tingin ko gusto nung dalawa gumawa ng pangalan sa MPLID. Yung tipong unang Pinoy na dumaan sa MDL papasok ng MPL tapos dito rin sila magpapakitang gilas sa oras na tuluyan na nilang mawasak ang lagusan. Malamang napansin itong dalawa na yung mga tangke at XP laner sa Indo ay pawang galawang amateur o di kaya mas malakas pangayata dito sa atin. Ibigay nating halimbawa si R7 na kung saan sa mga hindi nakakaalam si R7 yung pinakatinitingalang XP laner nila dito sa Indo. Pero biruin mo, si R7 ay hindi kailanman nakalamang mga XP laner natin dito sa Pinas. Ganun rin si Vin ng RRQ na hindi ba't kapag walang Franco ay hindi siya ganun nakakapag-dominate. Pero isipin mo na lang na kung si Rafli siya, yan may Chona, pang TikTok at Kufra na kayang mag-set sa lima. Sa madaling salita, alam nung dalawa na hindi malabo na maging superstar sila sa bansang ito at ang target nilang dalawa malamang ay ang susunod na MPL na kung saan may M5 na gaganapin pa dito sa Pinas. At ang kasunod naman nito ay ang tuluyang pagpasok ng Minana Esports sa MPL dahil sila nga ay tatawagin bilang Next Play Minana na kung saan tama nga ang ating prediksyon sa posibleng maging pangalan nila noon sa MPL. At uunahin ko na muna agad ang kakaiba sa mga IGN na ginagamit ng mga membro nitong NXP Minana dahil kabatang sila nga ay may mga DR sa huli ng pangalan nila na ayon sa iba ang meaning DM nito ay Doctor. Pero sa mga hindi kasi nakakaalam, ang owner nitong Minana ay si Banoobs na kung saan siya nga ay may sariling team talaga noon sa ibang mga laro kagaya ng Wild Rift at Valorant na kung saan ang pangalan ng team niya ay DR Esports o Dragon Esports. Sa madaling salita, hindi ito Doctor, okay? Kundi DR lamang talaga siya. Kaya nung inailabas ang lineup nila na pati si Hayes ay may DR na sa pangalan, abay hindi ibig sabihin ito na kay Doctor na si Hayes, kundi kailangan talaga itong isama. Pero ang isa sa pinakapinag-uusapan ngayon ay ang tila pagkonti di umano ng mga brands o sponsors nitong NXP Minana na kung ating makikita, mayroon lamang Skygo, Ampverse at Nextplay sa ibaba. Hindi ito totally yung sponsor kabatang kundi ito yung tatlong nagsisilbing pinaka-owner o naghahawak ng NXPM ngayon at yung mga sponsors nila para sa MPLS 11 ay hindi pa totally inilalabas ng kanilang koponan. Pero malamang may posibilidad pa rin talaga na may nawala sa mga sponsorship nila pero hindi na naman kasi nila kailangan nito dahil dun pa lang sa Ampverse solid na ang ipinasok pera sa mga ito. Dahil ayon sa isang article na ating nabasa, yung Ampverse na mula sa Singapore ay nagpasok ng pondong 100 million dito sa Pinas para nga sila ay mag-expand. At ang Minana Esports nga ang kanilang napiling suportahan para pumasok sa professional scene ng larong MLBB. Pero lilinawin ko lang din kabatang na yung 100M ay ipinasok nila sa mobile games, talents, commerce at Web3. Kaya kung magtataka ka, sina Hypebeats, Eruption at Chox TV ay hawak ring ng Minana Esports bilang mga talents. Sa madaling salita, hindi basta-basta ang team na NXPM kabatang pang malakasang koponan yan at malamang sa alamang hindi rin nila pipiliin ang mga players na ito nang walang mabigat na dahilan. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa plano ni na Intersection na Trimar TP pati na rin syempre ang pagpasok ng tuluyan nitong NXP Minana. Yun lamang po at maraming salamat. Stay at home at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time. Mwah.